dahil nga ka, si Horo, ni Hero, ayaw niya sa kanya na gano'n ang pangyari. Kaso nga lang, nakapagbitaw na siya ng salita, kaya gano'n ang nangyari. Ito ay pampering. Doon namatay si... Kaya ako na Hero, yes. Ay, doon namatay si Juan. Juan Bautista. Ano sa akin sino? Noon, hindi pa ako nakapunta ng Israel. Gusto ko nga si Esther. Oo, mga ganyan ang gusto kong puntahan din sa akin. Diyan naman sa Tino. Ano na yan? Anong tawag siya? Keratin. Yan guys, keratin. Kasi itong hair niya, kaya keratin ang sinunod ko kasi may kulay ang hair niya at nagpa-plancha siya ng buhok. Eh, hindi pwedeng yung usually na normal na pangre-reband ang ginagawa ko. Kasi ngayon, kahit may kulay ang buhok, pwede nang i-reband. Di kere-reband ang tawag doon kasi kaya itong nag-combination ng gamot ng rebanding at saka gamot ng keratin. Kaya kere-reband ang pangalan nito. Yes, narinig ang explanation. Para sa ganon, hindi masira ang buhok. Kahit may kulay yung buhok niya, hindi siya masisira. Hindi siya magiging elastic. Hindi siya magiging purus. At saka para sa ganon, ito kasing keratin, siyang nagpapakintag sa buhok, siyang nagmumubuhay sa buhok. Kasi yung unang gamot, papatayin niyang buhok mo niyan. Magiging dry ang buhok mo doon sa una kasi uunatin niya eh. Malakas yung gamot doon. Kaya itong susunod na gamot na nilalagay ko yung keratin na ito kasi para mabuhay yung buhok na sinira ng unang gamot. Very well said, okay? Don't complain. Yun ang ano mo. For further information, stay tuned para in my malaman. YouTube. Ngayon, sa kinos naman si Star. Yeah. Kaya nagiging sa Bible. Kaya nagiging miraculous yung lugar kasi dyan ang lugar ni Anna. Si Anna. Sino ba si Anna? Siya ang Mother Virgin Mary. Ah, sa kinos. Yes. Tapos, during that time, may kasi yung mga scripture kasi na yung mga naipahayag na kay Juan noon doon sa Patmos, bale si Ana ang nagtago ng scriptures. Kaya naging miraculous yung lugar doon. Yan naman ay according sa biblical ng mga Orthodox. Yes. Kasi hindi siya sa biblical na tinatawag na King James. Kasi wala yan sa King James. Ang sa Orthodox yan. Ang mga Orthodox kasi sila ang mga witness dito kasi dito nangyari yun. Kaya gano'n lang kang dyan. Tapos, bakit ba? Oh, kasi si ano noon, si Saint John is naka-trans siya noon. Yung naipahayag sa kanya yung mga mangyayari. Naka-trans siya. Oo, wala siya sa kanyang katawan noon kundi sa espiritu siya noon. In-spirit siya. Naglakbay ang kanyang espiritu. Mahapde siya sisi. O, konti. May ganun. Sa baba, konti. Saan? Dito. Yan. Hapde na makapi. Ganyan. Pero kung mabahala. Hindi naman ako makalap niya. Hindi naman. Yan. Sarap kamuting. Pagpumpang mo ko na magsugat. Ngayon, kaya yun ang nun. At saka yung si kaya nung nandun siya sa cave, nung ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang mga pahayag ng mga magaganap sa pinaharap, may kasama doon si Saint John. Sino ba yung kasama niya?
Kasi yung kasama niya doon ay si Prokoro. Kapatid niya? Oo. Kasi si Prokoro, parang yung siya yung kasama ni St. John. Oo. Tapos si Prokoro, kung ano yung mga sinasabi nung nakatrans si ano si St. John, ang sinusulat naman ni Prokoro yung mga sinasabi niya. Kaya nagkaroon ng revelation pa rin ba yan? Kasi nung nandun kami sa Patmos, pag pumunta kami doon, meron silang mga tour guide. Tapos ang pag andun, oo. Tapos ang pag andun ka sa ano, pag andun ka sa loob, i-explain nila. Kaya doon din na, oo, doon din namin nalaman na yung mga scripture pala ng ano, yun si Ana pala ang nagtago. At ay inuwi niya sa Pinos. Kaya ganun ang nangyari. Kaya pala maraming pumupunta rin dyan sa Pinos sa doon. Kasi nagtataka rin ako, bakit ka dyan sa ano na yan? Sabi ko. Ayun pala ang dahilan. Kaya maganda yung pumunta ka doon, tapos may mga ano, may mga tour guide na nagsasalita sa harap. Ay, malalaman mo lahat, tapos i-explain nila lahat ng mga ano. Pero yung sa Apocalypse's Cave ngayon, mas maganda noon daw. At saka mas ano noon, mas challenging noon yung pagbaba mo noon kasi. Ay, akyatin mo yan? Hindi, noon, ang hagdanan is patarik. Ngayon, iba na kasi meron ng hagdanan doon sa baba. Minagawa na lang kami. Kasi kung kahit naka-wheelchair ka na pumunta, okay. Pwede na. Noon kasi, hindi ka pwedeng pumasok doon o baka punta doon sa baba. Kung wala kang, kung naka-wheelchair ka, hindi ka pwede. Kasi talagang very steep, talagang ano, nakakatakot na bumaba doon sa ano na yun. Kaya very careful ka yung pag-ano mo doon. Pero mas ma-feel mo yung presence ng Panginoon pag nandun ka ng yung spirit. Yes. Tapos yun, makikita mo doon sa loob ng cave yung mga ano, bakit kaya may mga ano yung parang nakitlatan mo yung ano doon sa bato doon sa taas ng ano. Oo, okay. Doon may parang nakitlatan. Tapos sa baba may parang kitlat-kitlatan. Ang dahilan daw noon, nagpag-usap ang Panginoong Jesucristo kay Apostol Juan. Dahil makapangyarihan nga ang ating Panginoong Jesucristo, parang ano daw noon doon sa loob ay talagang parang kulugat-kulugat daw. Sa lakas. Yung pwersa baga. Ganun ang nangyari. Kaya yun. Kaya pag andun ka sa Patmos, lalo sa cave, huwag yung ang gagawin mo para kang turista na nagtutur. Hindi ganun ang gagawin mo. Makinig ka dapat. Ang gawin mo doon, magdasal ka. Mag-offer ka ng dasal. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi pag pumupunta kami doon, ganun yung ginagawin. Kasi every year kami pumunta once a year. Punta kami ng Biyernes ng gabi, tapos balik kami ng Sunday. Ah, okay. Meron kaming, yung nga si Ate Tess, meron siyang mga paupahan doon, Pilipina, yun ang kapag-asawa ng Greece. Kaya sabi kong kay Ate Tess, alam mo, Ate Tess, sabi ko sa kanya, ikaw ay pinagpala, sabi ko. Siya yun siguro ang nakita ko nung kina Ate Ems, Pilipina na kapag-asawa ng Greece, sa Thessaloniki. Hindi Thessaloniki yung sister. Ha? Patmos. Apat. Ah, hindi pala sa Saloniki. Teresita ang pangalan niya sa Tetel. May mga anak din siya, ang tatlo. Pero maraming iniwan ng kanyang nung namatay ang asawa niya, maraming siyang iniwan. Kaya sabi ko kay Ate Tess, maswerte ka Ate Tess kasi ikaw ang